What's up mga kamukoy? Kaya magandang umaga sa inyong lahat at ngayon meron kaming babalikan kung saan kami pumunta nung nakaraan pero medyo malayo. Kailangan namin balikan mga kamukoy para maano yung pinuntahan namin nakaraan sa Balyangao, kailangan namin balikan para at the same time ma-estimate yung kung ano man kailangan gamitin doon sa bahay na aking pinsan doon sa Balyangao, medyo malayo. Siguro bye-bye pa kami ng mga isang oras. Siyempre kasama pa rin natin si Ka-Shortage. Ayan. Nandito rin si Ka-Master pero meron yan silang ibang gagawin kasama si Sanggi. Ayan, abangan na lang nyo sa kanilang mga vlog. At siyempre ngayon, araw ng Lunes, holiday, kaya tamang-tama. Sakto-sakto yung pagbalik natin doon. Tapos, kung baka sakali, doon na lang din tayo mahanap ng mga kailangan gamitin. Kaya, ang motor abangan namin. At ito na lang, ito na lang ang motor namin gagamitin. Kasi yung kay Ka-Shortage, pumutok yung shock. Ayan. Nandito yung motor ni Ka-Shortage. Hindi mo na namin gagamitin kasi pag naliko, nagaywang gawa ng pumutok yung shock. Tapos, agahan na rin namin, saktong-sakto, alas 8 na ng umaga para mas maaga kami makarating doon at baka marami pa tayong kailangan asikasuhin doon or gagawin para makumpleto na yun at tulungan din natin yung aking pinsan. At syempre, hindi namin alam kung ilang oras ang biyahe kasi medyo malayo at napakainit ng panahon ngayon. Kaya, Ka-Master, kayo nang bahala dyan. Alright, alright. Siyempre, kailangan din mag-helmet kasi may malayo. Tapos mag-jacket na rin tayo kasi sobrang init. Ayun mga kabugoy, update ko na lang kayo kung saan kami makakarating. Alright mga kabugoy, at alis na kami Ka-Shortage. Ayan, at para mag-agad tayong makarating doon. At kung sakaling meron pa tayong lalakarin doon, hindi tayo mag-ipit sa oras. Saan natin po? Ha? Sorry. Ay, matay mo noon. Adi na. Alright, alis na kami at siyempre update ko na lang kayo pagdating doon mga kaboy. At takot-sakto rin bagong linis si Tiboy. Ilang buwan nang hindi nalinis. Nakapag-trail na lang dalawang beses, ngayon lang nalinisan. Hindi pa naayos paglinis. Alright, let's go. Alright, at bago kami dumiritso doon mga kaboy, kakain muna kami. Kung saan kami kumain nung nag-trail kami kasi masasarap ang pagkain. Ay, paskoy niya, madam. Asa mo mo ah? Karang lami. Yung masarap. Araw, basoy na kalabaw. Na. Ayan. Ha? Ha? Basoy ra? Ha? Nirataan? Baka? So yung kakain muna kami. Apo na itong baka? Kakain kami at saka baka kasi masarap. Madam, pilay mong baka? Basoy, 16. Oh, nilatan? Nilatan, ay mong 20. Oh. Ang balba ko, 80. Kanang nilatan lang ha, baka? Pod? Isang nilagang baka, oh. Ayan. Unli rice, wala? Unli rice? Oh, di ba? Unli rice. Ang sayo mo, mais na may mais diri? Mais para ba niya naman? Sige, kana may mong ipangita. Mais yung aming hinahanap na kanin kasi masarap. Ayan. O, yan na. Basoy, nakabaw, kalabaw. Ay, oh. Tapos nilagang baka. Tapos unli rice na mais. Alright, tapos na kaming kumain. Ha? Tapos na kaming kumain, tapos diretso na kami mga kabugoy, sobrang busog na namin kasi nakakaubos kami ng tigdalawang rice. Oh, corn pala, mais. Mais yung aming kinain kasi mas masarap yung mais mga kabugoy. Ayan at ang oras natin ay 8:47 na mga kabugoy. At titingnan natin kung anong oras tayo makakarating doon at medyo maulap na naman ang panahon ngayon katulad ng nakaraan na pumunta tayo doon.
sana makarating yung ulan doon sa amin para madiligan naman yung mga halaman, mga kabugoy. So ngayon, diretso na kami at hindi na tayo makapag-vlog sa ating biyahe kasi cellphone lang ang ating gamit. Kaya let's go. So yun, sumilong muna kami. Nakabiyahe lang kami ng 5 minutes, umulan na agad. Buti, tumila agad. Kaso itay-itay lang natin saglit kasi medyo maitim talaga ang ulap ko. Ulan na yan mga kabugoy. At sana hindi lang lalakas. Sana doon na siya umulan sa amin. Sisilong muna tayo. Alright mga kabugoy, 9:30 na ng umaga. Tamang-tama lang at hindi na umulan ulit, no? Uminit na ulit. Tapos pwede pa lang ibaba yung motor. Nandito na kami sa ano? Pio de las Blasdio, magkabaliktad eh. Blasdio, Balyangaw, Bisamis Occidental. Ayun, kasama ko pa rin sa Shortage. Ayun. At diretso na kami doon sa kung saan kami pumunta nung nakaraan, sa aming pinsan at sa aking tiyahin. Ayun. Siguro ibaba na lang yung motor at doon na lang tayo magkita-kita. Alright. Kaya na maibaba kasi walang putik. Yung tayo yung daan ng pwede, pwede na tayong dumaan dyan. Dari oh. Dari ba. Kembali ke rajut nih. Yon, nandito na tayo ulit. Yan kaya. Asa man si Kuan Ro? Len! Nara si Dailin ya? Oh. Len! Oh. Hi, grabe init. Init kayo guys yun, dudong. Init, grabe ang init sa daan. Ayan, nandito na tayo mga kabugoy at maraming salamat. Abiyahe, safe tayong bumiyahe. Wala mo na ipasok niya si Jantero, no? Wala, no. Holiday na ron. Ano pala ngayon mga kabugoy? Holiday? Labor Day. Labor Day. Labor Day karon ko dito, no? So yun, Labor Day. Happy Holiday. Ha? Bawi-bawi ang stagia daw. Bawi-bawi ang stagia kay Mubo man. Hindi mo kay ka. Hi! Kabuka kayo. Ang sulo ni mo daw, pa mauli. Ha? Mabuli. Karon pa ko itong pizza 5 size. Pizza 5, masiguro ito mabuot. Ika pa nila. Ay, abangan niyo rin niya kayo. Si, yung kapatid ko, si ano, Jefferson Alas. Uwi din Jefferson yun dito. Na ah, Jefferson? Jefferson. Ayan, uwi din yun dito mga koy para dito na mag-vlog din. At saka, supportahan nyo rin siya sa kanyang challenge. Patay sila ka-shortage, Mercy Perez.
Kasi sila ang susunod. Baka na, umpisa na pala bukas. Bukas yata or hindi ko lang alam. Basta update lang tayo. Dito na kami kay Ate Daily. Atasang adlang taon, te. Nandito na kami sa ulit. Nandito na si Ate Daily. Tapos yung mga estudyante na. Mauna na yung mga estudyante, te. Ito na yung mga estudyante niya kasi walang pasok ngayon kasi holiday. Labor day. Kaya ngayon kami bumalik ni ka-shortage kasi ala, titingnan namin yung ano yung itong bubong nila mga kabugoy kung ilang pirasong nipa or ano ba, ano ba sa Tagalog ang nipa? Pawid. Ilang pawid. Tapos napo kay kahoy, asa may kahoy ni Mudre mapulit eh. Kani mo ni. Ah, ito yung ginagamit nila mga kabugoy o yung mga kasi yung yung iba pala ay ano. Basa ko na rede kay kuno no giring. Yung iba pala ay medyo ano na, ang tawag niyan, gabok ba? Medyo nalanta na yung iba. Karibang kuno indayo kay kanong giring. Ah. Ito yung ano, ito. Yung, oh, wala. Ito. Kanera ay Banciliana na niyo. Ang tawag daw. Kani ali ito kahit ganyan ang itsura pero kuan pa yung matibay pa ano lang siya na itim gawa nang dito sila nagsasaing nauusukan kaya umitim ay ito kani ito ano pa rin tawag nito at, ah matibay pa pero pag tiningnan mo akala mo ano marupok na matibay pa. Tingnan lang namin mga kabuy dito sila nagluluto. 3. Tapos dito sila natutulog mga kabuy pa. Kasi yung iba niya may yero na yung iba pero kaunti lang doon. Pag nagluluto lang talaga sila tapos dito wala na. Puno ng ano, buti na lang ngayon tag-init, wala pang ulan kasi pag nag-ulan ah, wala ta dito puno. So ayun, may kausap lang si Ka-Shorty, siya titingnan namin kung ilang pirasong nipa ang magagamit. Lahat na ito, gagaling doon sa baba hanggang dito. Ayun. Isa, dalawa, dalawang dugtong. Bibilangin lang namin lahat kung ilang pirasong nipa ang magagamit. Kuan, day? Nipa or sin? Pagsin, pwede. Mas mainam na yung sin. Yero na lang gagamitin. Yero na lang ang gagamitin. Tay, okay ra ni mo kung yero? Sin na lang sin. Kasi kung yero, ah, wala. Ah, igor ra ginitanggalo no. Kani mga yung mga ganyan, yung mga kahoy, pawid lang ang tatanggalin yan kasi yung mga kahoy ano pa siya matibay pa. Kasi yung kahoy na ginamit nila ay bakaw. Pang matagalan sa tubig, tinaw? Yung bakaw ay ano, tumatagal talaga siya sa tubig. Kaya hindi mabilis malanta. Ah, kanira, ito lang ang papalitan. Asa, wala, ligong ka man. Wala na, nabuho na. Lanta na yan. Yung lanta na, asa ito. Ito lang, isa. Ito, ayan, sobrang tibay ba yan? So, ayan. Ah, ito, sa kanika haba? 14? Ano yan? Dalawang dugtong ng jis. 8 yan? Jis. Ha? Yan, oh. Yan ang 8. Ayan. So, ito yung ano, dalawang dugtong ng jis. Ayun, yung sukat na yero ay 8. Bali, ay ilan yan? Manghihiram lang kami ng metro para masukat namin, para sure. Para sure natin masukat mga kabugoy. So, yun, at naghanap lang kami ng marunong gumawa mga kabugoy. Para metrosan.
Tapos ano, para ma-estimate natin kung magkano yung gagastusin. Para malagyan ng ano, yero na lang, yero. Maghahanap tayo mamaya ng yero. Kasi parang alam ko merong yero na may pintura na. Yung ready to made. Unsa ka ano, unsa lang ko ano nang pinakamubo nga si? So, utso. Yung pinakamababa na utso. Ito isa. Dalawa. Apat po. Apat. Ah, hindi pa tayo sure kasi wala pa tayong metro. Pag nasukat na yung mga kabugoy, malalaman na natin kung ilang piraso yung doon. Yung doon bandang siguro na wala na, wasak-wasak na. Tapos dito. Ah, duha ka utso gida eh. Utso man to no. So yun, hintay lang namin yung ano, yung marunong gumawa. Yung meron yatang panday sila na kapitbahay dito mga kabugoy. Ang buntag kuya. Amara ipaso ipa-estimate ba og pila ka buksin og unsa kay gamiton? Pinapa-estimate lang namin kung ilang sin ang magagamit at saka ilang pirasong sin at saka yung paggawa. Duha ka tag-utso no dog isumpay. Utso ka na, di ka na mabutog, Jis? Utso? Doha ka, Jis, sa sumpay? At nasa kayo, 20. Utso, utso, this size. Doha ka, utso? Agi pa, agi, ano, tagamay. Kani, utso? Pila po nakabuksin ka, ana? Unom ka ng utso. Ah, bali, unom. Tulo dari, tulo po dari. Isa, dua, tulo, empat. Alima, dabali pulo. Eh, tugtong man siya dari. Ha? Tugtong man siya. Ah, tumpay. At tumay. Empat. Upat, walo, dosi, katursi lang yun. Katursi ka piraso. 14 piraso na sin. Utso. Ah, 14 piraso. 14 piraso yung sin kasama yung doon, pati na dito sa baba, pag ganito. 14 na 14? Na tig-8 ang haba, 8, ano, 8 meters? 8 feet. Tapos ang mga kahoy, ano eh? Kahoy ko na lang. Kani. Kahoy na lang. Isa. Dalawa. Dalawa ka. Punuan na lang. May punuan na lang. Ah, dalawang puno. Mangi. Ay, manggi. Ano na niyo? Kaya makatipid ka dahi. Ha? Pero pwede mo pagpapiraso. Pwede mo pagpapiraso. Hindi, kung ano lang dagway. Rubi. Kayo? Ay, ikon? Inukos. Inukos na, lubi may ikon na niya. Ha? Pero tibay dyan. Yung ba yung bakaw niya? Ug bakaw? Bawal yung bakaw. Bawal naman kayo. Kaya hindi naman naman itong tol. Pwede, pupuraso ito. Dapat yun. Dapat yun. Hindi natin kalaban. Sabi sa ginagawa ba yung bakaw? Bawal naman kayo. Kung agi pang mantan mo, kung tatag-permit sa DNR. Ha? Pag palitan ng niyog, ano ang sa mga ipalitan ani? Ilis dan? Pulo ka piraso.
Ah, 10 feet na haba ng ano, ng nyog. Ay, may pididos. Lubi. Ang ilis, ang mailis din na kanirang babag. O, pati na ng ana. Ha? Sinicheck lang namin kung matibay pa. Kani, wala, kaila, ito, papalitanan talaga to. Gahoy lang. Oh, kasi kung unsay gabok, wala ito, ilisidan. Malapit pa naman ang ulan. Kasi pag nagluto, wala na. Pag ulan, malapit na, ano ngayon? July, August, tigulan na. Tigulan na. Ulan, saka taog. Tama, pag ngayon daw. Abdo ni sa tubig? Oo, taog ni. Abdo sa tubig ikaw? Di, ari. Mga level, ang sarong. Kapag high tide, abutin to? Abutin yan. Kailangan pala talaga ipataas yan. Doon, saka si, abot kayo sa balay nito, aram mo sa tunga. Abo e paro kana yang kaning kwarto na taas niya. Ah kana yang kwarto wala na. Okay na kana na dire. Di ba? Pero sa ilalim dito rasan lang. Pag merong kasing ano, high tide. Merong high tide na anong buwan niyo? Mga June na umpisa June. Oh, June hanggang July, September, kadto. Ah, paghabagan. Pagtaghabagan pala. Maanon po. Na umaapaw yung ano, tubig dito sa inaapakan namin, ganung kalalim pag high tide. Hanggang dito. Pero yung kwarto nila mga kabugoy, yung mga kwarto nila ay hindi naabutin kasi medyo pinataasan na, mataas na. So, di pa taga putulog ko yan, no? Sako. Sa una magandong okay pa. Sa una? Oo, sige. Okay, ang di pa, okay. Pero kung may papalitan, di, pwede rapunog ka ng kanila ang papalit. Kuha na, lubi. Awa maya, magkakanbas tayo dyan sa ano? Meron namang hardware dyan na malapit? Limping. Ha? Limping. Dana doon? Limping na lang kayo. Kaya matamasahin ako dito. Oo, nana. Yung pakuha niyo, pambot tayo lang. Dama sila yung kahoy. Dali ko ano yung pambot, tara diya raw. Dapos sila yung kahoy, kumplito sila. Nana sila diya. Ah, dili, masakayog sa akin, ha? Pambot. Nara, pambutan ka nanda ko. Laro mo sa likod, pambot. Ah, katong dito sa pantalan. Abang nalagpambot. Dara, amo ka. Ah? Nari, may pambot ka nanda sa likod. Nya, tagpila ko itong masaya ng pambot. Ah, kanin pambuta? Oo. Ah, pag... Pag bumili pala tayo ng materialis, kailangan natin isakay ng bangka. Mas makatipid. Oh, mas makatipid kasi pag... Pagdating ng ano, hindi na tayo magbuhat-buhat doon. Dito na diretso, dyan o. Dito na diretso. Ayan na, yan ang bangka na malaki, yan ang kakargahan. Pag bumili tayo ng yero at saka kahoy. Kasi mayroong mga ilang piraso na kahoy na kailangan palitan. Oh, bahay malulim. Ah, may isang uyog. Matibay eh, pero pag tinignan mo parang malanta na siya. Masa man yung kahuya ka ni? Ay, ang ibang sili kayo. Ibang sili alam na. Dala ka. Lubi. Lubi na. Ay, palista lang na mo. Pila ko mo palito. May papasilista lang natin. Para pag panganbas. Para pag nagkanbas kami, manalaman na natin ilang piraso ang bibilhin. Tsaka pako. Tsaka yung umbrella niya yung para sa sin. Umbrella niya, mas maganda yung umbrella niya kasi na anong tawag ka, matatali. Oh,
Ano may sugaran lagi? Kuan, Fourteen pieces. Dami yung kuan din sukat. Sana siya. Kuan, it pit. Utso kataas. It in siya, unsay. Ha? Utso kataas. Butang lang utso kataas niya. Tapos pako. Pako. Sa pilo nga numero. Dos. Isa lang, sin. Pasing. Pangsin. Butang lang pangsin. Umbrella nil. Apo ito siya. Umbrella nil. Matali kay matali siya. Dili magbukaw. Umbrella nil. Pero wala yung umbrella nil. Apo ito siya. Ayun to. Umbrella na lang kay kung na bakaw. Oh, bakaw na yun. Kay hukutra. Hukutra. Ayun. Tapos ang lansang. Lansang sa kuhan. Sa kilog tuma. Nga. Nga katong. Diyos. Sa kilog? Tres o kuhan. Tres o kuhan. Isang patro. Isa ka kilo ito nga. Isa ka kilo lang. Isa ka kilo lang. Ha? Ganun. Isa ka kilo yun lang. Isa kilong tres. Isa kilo nga. Duha tanan eh. Oo, duha. Ayun, kuhan. Ay, kuhan day. Ayun, tawag ito, bulkasin. So, yung mga kabugoy no, at nalista na namin yung ano, yung mga kailangang gamitin at Masagay ngaran ni mo, kuya? Tonyo. Ay, si Kuya Tonyo yung nag-estimate kasi ano din, siya rin yung gagawa nito mga kabugoy. Papayigoy so mama. Hindi na sa... Kung hindi lang sana bawal to, kasi bawal na pala ngayon, hindi na sana kami bibili ng kahoy kasi napakatibay ng mga puno na yung mga kabugoy, yung bakaw. Kaso bawal na pala sa DNR ngayon. Mahigpit na sila. Kaya ang bahal kami, bibili na lang kami ng mga ilang pirasong kahoy. At ayun na lang ang ipapalit. Kasi sayang, meron sana dito. Marami sana kasi sa kanila dito. Yan, itong mga kahoy na to, yan din ang ginamit dyan. Pero matibay. Matibay sa mga kabugoy. Kasi yung mga bakaw pang tubig talaga. Katulad yun. Nasa tubig. Yan ang mga ginagamit para hindi madaling malanta pagka inabot ng ulan. So yun mga kabugoy, nandito na sa amin yung listahan kung ilang piraso magagamit na kahoy at saka sin. Ayun. At titingnan natin mamaya kung magkano lahat ang kailangang budget sa ating ano yung pagkakabit ng bubong. Ayun. At siyempre maraming salamat kay Kuya Tonyo na siya yung nag-estimate dito. Para ano sa mga materialis na kailangan gamitin. Ang purpose lang natin ngayon mga kabugoy ay mapalitan lang yung bubong muna, yung bubong lang muna mga kabugoy. Para pagdating ng tag-ulan, hindi na maulanan si Ate Dailin para makapagsain na siya ng maayos. Kasi pag umulan talaga, wala na. Lipat ba? Ayan. Ayan at sir, pag ano, diretso na kami sa ano nito te. Diretso namin sa kwa, mga mga basa namin. Dawas mo chat, ramin mo inig. Kano sa'yo makabalik. Ah, sige. Salamat, Yaya. Yes. Sige. Panyo ninyo. Ah, dito na. So, sa'yo pa kayo. Mga po'y pagpangao na mo. Alas 9 naman po may nakakawa. Nakakao. Sige. Kabalik na lang nyo. Sa pagbalik na lang tayo magkilaw. Okay. Ang sakit ng aking ano. Naano na naman kahapon. Ayan mga kabugoy, buti na lang hindi tumuloy yung ulan. Ayan, update na lang kayo mamaya. Kung update na lang natin mamaya pagka magkano lahat yung ating kailangang magastos. Ayan mga kabugoy, at diretso na kami sa kabalo ka dito sa Atuan-Tuan. Diretso na kami dun sa tindahan, hardware. Para medyo makabalik tayo ng maaga. Pero mo diretso na may ulit ya. Oh. Mo chat rami. Len. Mo in mo hapit rami diyan sa hardware tapos mo diretso na may uli. Oh, ayo. Mo chat lang ni. So yon. So yon mga kabugoy at alis na tayo. Oh yeah.
Mia, andit sila Mia. Yuhan nato, video natin yung daan kung gaano kahirap pagpupunta doon. Tara. Mga kabugoy, at diretso na kami sa hardware. So, mga kabugoy, nandito na tayo sa bilihan ng kahoy. Kasi nag-inquire lang kami, tapos pagka meron na kaming budget, bibili na namin yung kahoy para maipagawa na yung bahay. Ito yung mga kahoy nandito. Magtagpi lang ang isa na kuya. Ay, Bible pit. Bible pit pala ang presyo ng kahoy pag bumili ka. Pero ang bibilihin namin ay 14 piraso na 10 pit ang taas. 10 pit ang taas. Pero 2 for 2. 2 by 10. Ayun, 14 ay 12 pieces pala. Ano ba ni maglisahan ko dito? Ano? Eh, kung daw, itawag na ni. 2 by 10. 3 full pit, no? Oh. Ang 3 volt pit 3 times 12 36 volt pit. Ang magkano ang 36 volt pit ang isang piraso? Dili. Yung 12 piraso na. Ah, 12 piraso na. Munang 30 ka pin volt pit. Ah, 30 la pura ang volt pit. Kanapay mo sila niyo sa kuwana na. 35 ang per volt pit times 1 to 60. 1 to 60. Ang 12 labing dalawa piraso. 1 to 60. Tapos ang yero, 315 ang yero. Kuan 315 ang times, ang isang piraso times 14. Ay, doon na kami galing sa hardware, mga kabugoy. Nagtanong na kami ng mga year doon. Tapos dito kami na pinapunta kasi nandito yung kung saan kami makakabili ng kahoy. 14 plus 1 to 60. Ay, dili. 14. Kasi 14 piraso plus yung year na kailangan. 14 times ano, 315. Ano? 4,410 plus katong kahoy. Plus kahoy 5,670. Hindi kasama ang pako. Oh. Paan pala? 5,670. 5,670 yung kahoy lang at saka yung yero, hindi pa kasama yung pako, bulkasil at saka ayun lang. Oh, pako na lang at saka bulkasil, pero tig-isang kilo lang siguro yun. Paano ba pagka ayun? Pa-deliver na ni. Kuha ko na gid pick up. Ah, pick up lang. Oy, pwede mo dito, sa kita ito po. Diyan ra sa kuan. Diyan nang kailangga lumunggo ba dali. Lumunggo. Dali lumunggo. Mm. Kay mo punta mi ray. Diyan sa blas dito. Ah, dito tong ila ana. Ano na nang naika bird court? Di pakap abot ara ang ila ani. Kapitan. Lumunggo. Mm. Tinay mangga. Mm, toto. Mangga dito. Kung na gani istambayanan o kuan mga ning sidgar. Mm. Oo, dito. Yan, pag abot mo sa bayba, naitaytayan? Oo, katong naitaytayan. Pwede yun niya, dapit, kung kuhan.
Di, mabalik rin sa adlo kay amurang i-reserve lang ni ah. Para reserve na lang namo ng kahuya. Buti na lang umabot kami kasi kakaunti na lang ang natira. Hi! So yun mga kabugoy na bali nasa pila to tanang kita dong? 5,600. Oh, bali pagpalagay natin 7,000 kayong kahoy at saka yung yero. Tapos ang pupunuin na lang natin yung libur. Dili, agpako at saka bulkasel at saka libur. Yun na lang. Tapos ang panday nila ay 500 ang araw. Pero hindi na, pero pinakamataas na yung tatlong araw na paggagawa no. Mga isa o mga dalawang araw lang siguro, for sure. Tapos pagtulong-tulungan na lang namin para habang wala pang ulan, mabubunga na yung kanyang bahay para hindi na siya mabasa pag umulan. 260. Asan to guide ni? So yun mga kabugoy no, para kasi yung kahoy na naabutan namin ay talagang kakaunti na lang, kaya ang gagawin namin ano, tawag dito, babayaran na namin para pagbalik namin, naka-reserve na yung kahoy na kailangan gamitin dun sa bahay na ipapagawa. No, ay yung bubong, hindi yung bahay, bubong lang pa. Magkano yun? 1,260? Para pagdating namin ito, naka-reserve na yung kahoy kasi mahirap daw kasi pagka yung tin lang ang haba. No? Pila to? 1,260? Babayaran na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,000, 1,260. Pwede lang. Diba sinin niya, wala mo kayo laing cash. Deliver na ba? Deliver na. Kasi wala akong ibang pera. Baka mamaya, hindi natin malaman. Maplatan tayo. Ano yung gulong. Wala tayong pang bayan. Bali, kulang may og 260. Ayun. Kulang kami ng 260. Ayun. Tapos, sabi mga kabugoy, no, meron kasing nagpadala sa akin ng pera. Pero hindi ko pa nakuha. Hindi ko pa na-withdraw. Ipiplex ko na lang din sa sunod na vlog kung sino yung mga tumulong para mabuo yung bubong ni Ate Dailin kasi talagang sira-sira na. Yeah, maraming salamat kay Kuya. Balikan na lang mo Kuya. Oh, ang ngalan niyo Kuya? Juby. Ayun, shout out kay Juby ang nagbibinta ng mga kahoy. Alright. So yun mga kabugoy, grabe ang init. Lumalagitik na naman ang init. Tapos ang oras natin ngayon ay 10:45. Quarter to 11 na ng tanghali at ayan, nakapag-reserve na tayo ng kahoy. Tapos yung sin, walang problema kasi meron naman daw, naghambag kuan dito? May ano naman daw, may tawag nito? Yung stock ba stock? Ay, daghang stock dito. May is- wala, ito ka pumunta nagdagan ba? Ah, di mo po daghan. 2-0, ay 4-0 na balito. Hey! So yun, canvas lang kami mga kabuno, pero yung kahoy, binayaran na namin yung kahoy at yun, ngayon, pauwi na rin kami kasi medyo malay-lay pa yung bahay na yung papuntong Pinyan. Sana hindi tayo abuti na ulan, pero wala na sigurong ulan kaya wala na idag-um. Wala nang tawag nito? Wala nang ulap na maitim. Ayan, diretso na ta. Yun, diretso na kami. Doon na tayo magkita-kita sa bahay mga kabugoy. Ang oras natin ngayon ay alas 10:45. Titingnan natin kung ilang oras natin babahiin. Kasi kanina inurasan ko sana, kaso hindi natin na ano kasi nagsilong-silong pa tayo, gawa ng kumain pa, tapos ano, umulan pa, sumilong pa tayo. Kaya mamaya malalaman natin kung ilang oras ang biyahe mula dito papunta sa amin. Alright mga kabugoy, nandito na tayo sa bahay at syempre maraming salamat kasi dire-diretso ang ating biyahe, hindi natin inabot ng ulan at safe ang ating biyahe. Ang oras natin ngayon ay 11:29. Ah. Yan, at nandito na kami sa bahay. Papahinga lang tayo konti. Alright mga kabugoy, yes! Ayan. Alright mga kabugoy! Sakpan ka po! Woo!
So yung mga kabagoy, nandito na tayo sa bahay. At yan, maraming maraming salamat kasi saktong-sakto yung pagdating natin doon mga kabagoy. No? Kasi nandun lang si Ate Dailin. Tapos, na-estimate na namin yun kung magkano ang kung ilang pirasong yero kasi mas maganda daw pag yero na lang. Pero mas matibay naman yun mga kabugoy kay yero kaysa pawid. Kaya pero ang sabi niya, sabi niya ay kung pwede daw kahit ano lang daw yung nipa lang ang ipapalit at para lang may hindi lang tutulo ang pag-umulan. Ayun, kaya pag-decide namin yung kinanbas namin, nagkanbas na lang kami ng yero kasi 14 pieces na yero worth 4,000 mahigit ata. Basta yung na canvas namin na kahoy at saka yero, yun ang gagamitin. Ang kulang nun ay pako na lang at saka bulkasil. Yun na lang ang makukulang at yung bayad sa ano, bayad sa ating magiging karpintero at saka yung libor. Kahit wala ng libor, kami na lang ang maglilibor nun mga kabugoy. Maghanap na lang tayo. Pero ang kahoy at saka ano, yun daw, pila to? 7,000 no? 7,000? Kahoy at saka yero? Ayun, 7,000 ang budget. Ayun, at yun mga kabugoy, abangan nyo sa next vlog kasi doon ko na lang babanggitin kung sino yung tumulong para mapagawa natin yung kanyang bubong, bubong ni Ate Dailin. Ayun. Maraming maraming salamat at bibisitahin muna natin si Bibi kung anong na, kung anong ginagawa. Grabe, ang sobrang init sa daan. Super init. Naglagitik ang init. Tulog na tulog si Ting. Wee! Ay! Ayu! Naku, tulog yung dalawa. Tulog ang dalawa. Nagising na. So yun mga kabugoy, nandito rin tayo. Grabe, ang sobrang init sa kwarto. Hindi ka ng aircon? Ayun, binuksan na lang nila ila yung ano. Kasi tawag nito, mainit. Sobrang init, grabe. Buti nilang saglit lang yung amin. Ang biyahe namin ay Umalis kami doon ng 10. Ang sa taong orasahan nila kao dito pwede dong? 10. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 39 minutes ang aming biyahe. Ay, hindi ko natingnan kung ilang kilometro ang nagamit tuloy ni Kamaster. Titingnan natin kung ilang kilometro yata yung tinakbo mga kabugoy. Ang sa Pandalaga, 22. Hindi, akong gikuan ganina, Glantaw. Mamaya, makikita natin yung pagbalik ni Kamaster kasi si Kamaster ay bumili lang ng lechong manok para sa aming tanghalian. Dito na si Kamaster! Ayun, titingnan lang natin mga kabugoy kung ilang kilometro yung binyahe natin. Minus daw. Titingnan natin kung ilang kilometro yung binyahin natin mula doon hanggang dito. Kuan daw, 808. Minus 752. 800. Tapos minus 55 kilometers. Malayo-layo din yun mga kabugoy. 55 kilometers ang aming binyahe sa loob ng 39 minutes.
minutes. 39 minutes day. 39 minutes. Nabughat. Suga ang gasolina. Kuan magpaambot pila, full tank ra ko niya dapit. Titingnan natin kung ilang litro ng gasolina ang ay lang gasolina natin na consume mula dito papunta ron tapos back and forth. Ayan, papagas lang tayo. Pa-full tank natin mga kubuy. All right, papagas lang tayo. Malapit lang naman yung gasoline station kasi ano lang mga mga 20 meters ilang hakbang lang atin ng mga kubuy. Papagas lang tayo ng full tank para malaman natin kung ilang gasolina yung na-consume natin sa layong 55 kilometers. Full tank. Ay, di. Unleaded lang. Sagad. Papasagad na natin para malaman natin kung ilan. Ah, bali. Hindi naabot ng 300, no? 288. Naabot pa ni. Ha? Gamay na lang yun. Ay, tira sakto. Naabot pa ng 300. Ah, 300 na lang kasi punong-puno na. Diba? 300 yung ating nagastos. Alright, tapos na tayong magpagas. Kunti lang bali worth 300 pesos yung ating napagas pero simula nung nag-umpisa tayo dito mga kabugoy ay ano naman siguro may bawas na kasi yung kunti lang kasi ano siguro ang bawas nun ay wala pang ano baka nabawasan po yung mga kalahating litro kaya umabot tayo na siguro nasa mga 250 na siguro or pababa ang ating na-consume back and forth mula dito hanggang Balyangao pabalik nasa mga 250 pesos ang ating gas na nagastos balik pabalik balik. Alright mga kabugoy, kakain muna kami. Ayan. Dili na lang, i-vlog na lang. Teka, kuha ko ng clip kayo, paalam na po ko. So, mga kabugoy, kakain na kami sabay-sabay na kami. Si Ila tapos nang kumain kasi hindi nagpapahuli. Ang mga malalaki. Kain, kain. Kain muna tayo. Maraming salamat pala sa palitsyon ni Torn James. Thank you. Boss Torn James, maraming salamat sa iyong palitsyon. Kagabi sana, kaso nauusan ng manok, kaya ngayon na lang tanghali. Thank you so much. Sa uulitin. Kain muna kami at ayun. Hanggang dito na lang din ang ating vlog mga kabugoy. At maraming salamat na safe yung aming biyahe. Kahit malay-layo kunti. Ayun. At least ligtas kayong nakauwi. At hanggang dito na lang ang ating vlog. Ayun at syempre, huwag niyong kalimutan kasi mag-uumpisa na ang challenge ni Kasortage at Kamaster. Ayan, suportahan niyo sila mga kabugoy para mag-graduate din sila sa kanilang challenge. Alright, hanggang dito na lang. I love you all. Bye-bye.